Hello mga ka-province life, ngayon nga ay nabasa tayo dahil kanina ay umulan at dahil may ginawa tayo, mamaya ay papakita natin yung kung ano yung ginawa natin. Ngayon nga pa lang mga ka-province life ay ang ipapakaida natin sa ating mga baboy ay grower na. Dahil ngayon ay dalawang buwan na sila yung mga nauna nating baboy, kaya ang ipapakaida natin sa kanila ay grower. Yun nga mga ka-province life, bago tayo magpakain ay sasagutin muna natin yung mga tanong ng ka-province life natin kung ilang buwan nga ba tayo nagpapakain ng pre-starter, starter bago mag-grower. Yung pre-starter mga ka-province life ay 24 days hanggang isang buwan tayo magpapakain ng pre-starter bago tayo mag-starter. Yung starter naman ay isang buwan dahil nga tamang-tamang dalawang buwan na yung baboy natin mula nung nabili natin ay pinakain natin sila ng isang buwan na starter at saka pre-starter. Kaya ngayon ay mag-i-starter na tayo. At sa yun nga sa ka-province life natin na nalito daw siya kung bakit grower daw yung pinakain niya agad. Kasi akala niya yung grower ay yun nga yung ano na pampalaki ng baboy, mabilis lumaki. Big pa lang ay pinakain niya na ng grower. Yun po ka-province life ay napaka-importante po sa mga baboy na pakainin natin sila ng pre-starter at saka starter. Yung pre-starter kasi mga ka-province life ay meron daw yung gatas. Siyempre sa mga big kailangan nila yung gatas, merong hindi ko ba alam kung totoong merong gatas na ano na ingredients yung pre-starter. Kung amuin mo naman yung pre-starter mga ka-province life ay parang may gatas. So kailangan nyo ng mga biig. Kailangan din nilang dumaan ng pre-starter bago sila mag-grower. Yun nga dahil malaki na yung mga baboy natin, i-grower na natin. Pati din yung nasa kabila mga ka-province life, i-grower na natin kasi 24 days ko lang silang pinakain ng pre-starter kasi mula nung nabili natin ay pinapakain naman sila ng pre-starter nung napagbilhan natin at saka pinakain natin sila ng isang buwan na starter, kaya grower na rin sila kahit mas maliliit sila at mas bata sila at okay lang yun mga ka-province life kasi nung hindi pa naman natin na sila nabili ay sinimulan na siya ng may-ari na pinakain ng pre-starter. Yun nga mga ka-province life, bago natin ipakita yung pagpapakain natin ng grower ay kung makikita yung mga ka-province life, sobrang takaw nila, ganun pa rin, walang pinagbago, walang pinagkaiba. Parang wala lang sa kanilang, napakabilis lang nilang ubusin. Kaya tayo nabasa kanina mga ka-province life ay yun nga ipapakita natin yung ginawa natin dahil yung nga nagtanim tayo ng talong, yung talong natin ay tinanim na natin. Kasi nga nasa 30 days na mula nung pinunla natin at tamang-tamang umulan. Kaya maganda yung itatanim na natin siya ngayon mga ka-province life. Ngayon ay papakita ko muna kung paano ang pagtatanim natin ng talong bilang isang first timer sa pagtatanim ng ganyan kalawak na talong. Dati kasi ay gulay-gulay lang yung garden lang. Ngayon ay medyo malawak na po yung pinagtamnan natin mga ka-province life. Kung naririnig nyo, napakalakas ng kulog at napakadilim na dun banda sa kabundukan. Tamang-tama rin yung pagtanim natin kasi yun nga mga ka-province life, kung napapansin nyo ay nabasa yung lupa dahil yan, napakadilim na dun banda, napakalakas ng kulog. Pero hindi naman ganun kalakas yung ulan mga ka-province life, yung tamang-tama lang mabasa yung lupa at madiligan yung tanim natin. Kasi nga ngayon lang umulan at sigurado ako sa susunod na mga araw sobrang init na naman to para tamang-tama rin na mabuhay na rin yung tanim natin. Malaking tulong tong ulan na to ngayon mga ka-province life. Yun nga at nakita na natin yung pagtatanim natin ng talong. Yun nga mga ka-province life, pag minahal mo talaga yung farming mga ka-province life ay
tulad ng farming ng ito, bambuyan, manukan, ngayon ay nandun na naman tayo sa mga gulay. Pag minahal mo talaga yung ginagawa natin mga ka-province life, ay talagang gugustuhin mo palagi yung mga gusto mong, yung plano mo, yung pagtatanim, pag-aalaga ng baboy, manok. Yun talaga mga ka-province life ay napagandang gawin, lalo na pag minamahal natin yung ginagawa natin. Kaya ngayon mga ka-province life ay magpapakain na tayo. Yun na nga at grower na yung pinapakain natin sa ating mga alagang baboy. Dahil yun nga, dalawang buwan na sila. At kung napapansin nyo naman sa katawan nila ay pwedeng-pwede na talagang maging grower. Kasi yung pagpapakain ng grower ay nasa 25 kilos ata or 30 kilos pataas. Itong mga alaga natin ay nasa 40 kilos na, kaya pwedeng-pwede nang kumain ng grower. Ito na nga yung pinakain natin, grower. Kung nakikita nyo ay napakakalaking butil na, malaking butil na. Ito na yung mas maliliit nating mga baboy. Napakalapad ng mga katawan, napakalalaki. Ito ay isang buwan at dalawang linggo na to sa atin. Kasi nga mas matanda ito. Mas nauna yung alaga nating mas malalaki ng dalawang linggo. Pero yung katawan mga ka-province life ay hindi naglalayo. At parang magkakaparehas lang. Lalong-lalo na to. Ito yung pinakamalaki. Sumunod to yung mga puti at napakalaki din yung brown natin. Napakamacho, napakalaki ng katawan. Yan, ubos na agad. Yan nga, at ubos na agad yung 3 kilo mga ka-province life at 5 tabong tubig. Binalik natin yung pagtabo ng tubig dahil yun nga, at hapon na at medyo napagod tayo sa pagtatanim ng talong. Kaya wala namang problema yun mga ka-province life. Tingnan nyo, durog na at ubos na nila. Napakabilis lang mga ka-province life, napakabilis lang nilang kainin. 40 kilos na yan mga ka-province life, nasa 40 kilos na. Dahil may pumunta ditong kilala natin at sabi niya ay nasa 40 kilos na nga yung mga alaga natin. At yun nga, bago tayo umuwi mga ka-province life ay maglalagay muna tayo ng inuming tubig ng ating mga baboy. Lalagyan muna natin yung inuman nila. Yun nga, shoutout tayo kay Intensity Ilumbaring. Ha, salamat. Yun nga, shoutout sa'yo Intensity Ilumbaring. Maraming salamat. At syempre, shoutout natin yung idol natin, kakilala nating vlogger din na si Yukis TV. Maraming salamat sa'yo ka-province life. Shoutout nga pala sa'yo, Yukis TV. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo. Parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.